Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ka mga kababayan, binabating po na natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at talaga nag-aabang ho dito sa ating programa sa mga videos ho na pinalalabas natin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga bago pong mga subscribers, naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroon tinatalakay dito sa ating programa. At sana lagi po natin pinapakiusap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa makakapanood ng video natin ngayon, na huwag po kayong mag-i-skip ng ads. Nang sa ganun po, kayo po ay makatulong dito sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, at maging sa ating programa. Maraming salamat po ha. At maging sa ating National Vice Supreme Commander, magandang umaga sa iyo, Supremo. At syempre, tulad po ng sinasabi ko at lagi ko pinapakiusap, supportahan nyo rin po maging yung ating YouTube channel dun sa kabilang channel natin, Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Maraming salamat po. Sa araw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin sa araw na ito kung papaano ni Digonyo ipinagtatanggol yung mga tao niya na itinalaga niya sa iba-ibang ahensya ng ating bansa sa kabila ng kanilang mga katiwalian nung panahong siya pa ang pangulo ng ating bansa. Nung mga panahon ho ni Digonyo, hindi po natin maikakaila o hindi natin makakaila mga kababayan nung mga panahon niya. Damang-dama nating lahat na walang kakayahan si Digonyo na labanan ng korupsyon dito sa ating bansa bilang pangulo. Kung maaalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, bago po siya nahalal bilang pangulo ng ating bansa, isa po sa kanyang ipinahayag sa ating mga kababayan ay yung kung sakaling siya po ang magiging pangulo ng ating bansa, ni isa man sa mga public servant o isa man sa mga opisyalis ng gobyernong ito ay hindi niya hahayaan na lumaganap o hindi niya kukonsintihin kung ito man ay masasangkot sa korupsyon. Ito po ay talagang binanggit niya nung siya po ay tumatakbo bilang pangulo ng ating bansa na ikinatuwa ho ng ating mga kababayan at inaasahan ho ng ating mga kababayan. Ang problema lang po, mga minamahal kong mga kababayan, nung isa-isa na pong natuklasan ng ating mga senator at ng iba pang mga ahensya na mayroon po tayo dito sa ating bansa, isa na dyan ang kamara na may naitalang napakaraming katiwalian na nagaganap sa panahon ni Digonyo, bigla pong naglabas ng pahayag itong si Dogsy na ayon pa sa kanya, hindi mo mapipigilan ang katiwalian sa bansang ito. Ayon ho yan sa kanya. Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, sa kanyang huling State of the Nation Address, sinabi ni Duterte na ang katiwalian di umano ay endemic sa gobyerno. At walang sino man ang makakapigil sa katiwalian maliban kung ganap mong ibagsak ang gobyerno. Para mawala di umano ang katiwalian sa bansang ito. At ang gusto niya pa, dapat daw ideklara ang martial law. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nauna na niyang sinabi na the most that we can do is to fight it. Dahil kung ayaw mo ng korupsyon, then close the government. Dagdag pa niya o ayon ho sa kanya, hindi natin ipinapahayag na naalis na o naalis na natin ang katiwalian. Mayroon pa rin katiwalian sa gobyernong ito at sa anumang gobyerno na susunod sa akin at sa nakaraan. Ito ay lagi daw nandiyan, sabi pa niya. Pero kung ating pong babalikan mga minamahal ko mga kababayan, nung siya po ay nangangampanya pa lang bilang pangulo ng ating bansa, noong 2016, nung siya po ay nangangampanya sa pagkapangulo, idiniklara ni Duterte na kung siya po ay mahahalal bilang pangulo ng bansang ito, aalisin daw niya ang katiwalian.
bigyan lamang daw siya ng kahit 3 hanggang 6 na buwan para matupad niya ang kanyang pangako sa mga Pilipinong naniwala sa kanya o naniniwala sa kanya. Siya po ang may sabi nun, ha. Wala pong nag-utos sa kanya. Wala pong nag-udyok sa kanya na sabihin niya yun. Mismong galing ho sa kanya yun para ho mainganyo at maging pangulo siya, siyempre. Siyempre, sino ba naman Pilipino ang hindi matutuwa na kapag namawala ang korupsyon dito sa ating bansa? Siyempre, lahat tayo matutuwa. Kasi kapag nawala ang korupsyon dito sa ating bansa, tayo pong lahat ng mga mahihirap o mga marilita ay makikinabang ho sa anong mayroon ang bansang ito. Ngayon, pagkalipas po ng 5 taon, kung matatandaan po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, naglabas po ang Commission on Audit o COA ng ulat na may nakitang mga kakulangan sa paggamit ng 67.3 billion ng Department of Health o DOJ sa paglaban sa COVID-19. Kabilang ang 41 billion na inilipat ng Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM. Sinabi ng COA na ang paglipat ng pondo ay hindi saklaw ng mga dokumento na nagdulot ng pagkaantala sa paghahatid ng mga medical na supply na mahalaga sa pagtugon sa pandemya. Sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kapatid, naging trigger po ito para sa Senado na tumingin ng mas malalim at makahanap ng mga palatandaan ng irregularidad sa paggamit ng pondo, lalo na po para sa mga supply mula sa Pharmaly o Pharmaceutical Corporation na kung saan po isang kumpanyang incorporated na nakakuha ng bilyong-bilyong piso sa mga kontrata ng supply. Mismong si Renato Reyes Jr. po, Secretary General ng left-wing militant group na Bayan, ay nagsabi na ang mga deal ay may mga gawa ng isang scam mula Marso 2020 hanggang Hulyo 2021. Ang kumpanyang na-incorporate noong September 2, 2019 na may kapital na wala pang 1 milyon ay may mga kontrata sa gobyerno na nagkakahalaga ng 11 billion. Tingnan nyo, ha. Ang alam ko po kasi, mga minamahal ko mga kababayan, dapat kung ikaw ay kumpanya, dapat mas malaki yung ano mo kung anong meron ka kaysa dun sa kukontratahin mo. E biro mo, wala pang 1 milyon yung puhunan, mangungontrata ka ng 11 billion? Hindi po ba katakataka yun? At papaano sumang-ayon ang gobyerno? Malaking katangahan po yun, mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang po, mismong si Jadel Ana Buraw, isang accountant, ay nagsabi na pagkatapos nilang suriin ang mga financial statement ng kumpanya, kapansin-pansin di umano na mukhang wala itong sapat na pananalapi upang tustusan ang mga kontrata na ibinigay sa kanila ni Duterte. Gayunpaman, mga minamahal ko mga kababayan, sa kabila ng lahat na natuklasan ng ating mga ahensya sa mga kabulukan ni Digongyo, iiginiit pa rin niya na walang katiwalian na nagaganap sa mga pagbili ng gobyerno para sa paglaban sa pandemya. At ayon pa nga kay Digongyo, ang mga bagay ay binili di umano sa kasagsagan ng pagsiklab ng mga presyo ng mga supply at tumaas dahil sa kakapusan ng supply at biglang pagtaas ng demand. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Digongyo? Nung nabubuking na siya ng mga senator, sinabi niya na ang mga senator daw di umano ang tunay na sangkot sa katiwalian at ang kanyang mga miyembro sa kabinete ay malilinis. Ito po yung pagkasabi niya, mga kababayan, oh. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong walang korupsyon sa ibang opisina o departamento. Totoo nga naman. Yes, oo, sabi niya. Aaminin ko, meron. But I am making you this guarantee. Walang katiwalian sa mga miyembro ng aking kabinete. Malinis silang lahat. Ayon ho yan kay Digongyo. Galing, di ba? Galing niya magsabi ng ganun. Parang ano talaga, parang tunay. Di ba? Papani-paniwala. Naalala nyo po, kahit booking na itong si Duque sa kanyang katiwalian, buong-buo ang pagtatanggol ni Digongyo kay Health Secretary Francisco Duque III. Pero kung matatandaan din po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, sinabi ni Dennis
koronasyon, isang eksperto sa politika mula sa Universidad ng Santo Tomas na ayon po sa kanya na walang seryosong programa ang gobyerno laban sa katiwalian nung si Dutai pa ang pangulo ng bansang ito. Noong 2018 po, mga minamahal kong mga kababayan, sinabi po ni Senator Pampilo Lacson na binanggit ang datos ng Commission on Audit na 583.5 billion ang nasayang dahil sa mga hindi na ipagpatuloy o natigil na mga proyekto ayon kay Senator Lacson. We're either over taxes or underserved or both, sabi niya. At dagdag pa po ng dating senator, kasuklam-suklam na bilyon-bilyong pondo ng gobyerno ang nasayang sa katiwalian at kawalan ng kakayahan ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Lacson sa isang roundtable discussion kasama ang kilalang TV News Network noong 2018 na ang 583.5 billion ay 17.4% ng 3.35 trillion na pambansang budget ng gobyerno noong 2017. Sinabi niya na sinuspindi ng COA ang mga transaksyon ng gobyerno na nagkakahalaga ng 402.8 billion. Hindi pinayagan ang mga proyekto na nagkakahalaga ng 20 billion at nag-issue ng mga resibo sa iba pang mga proyekto na nagkakahalaga ng 160.7 billion na nasa paglilitis pa rin. Ayon po yan sa opisina ng ayon po yan sa COA. Ang COA bilang isang independenteng komisyon o konstitusyon ay may kapangyarihan maglabas ng mga abiso upang hindi payagan o suspindihin o singilin ang irregular o unnecessary, excessive, extravagant o unconscionable expenditures o paggamit ng mga pondo at ari-arian ng gobyerno. Nang tanungin po kaugnay nito, sinabi ni Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tinigil ang mga proyekto dahil daw may illegal na issue na kasangkot dito. Dagdag pa po ni Panelo, mga minamahal ko mga kababayan, malamang ang natalong bidder ay nagsampa ng isang kaso o ng kaso kaya natigil ito. But it doesn't mean na sayang natigil lang, sabi po niya. Pagkatapos po ng mga pahayag niyang iyon, tinanong po si Panelo ng isa sa mga media na nag-i-interview sa kanya kung sisimulan ba agad ng gobyerno ang isang investigasyon tungkol sa issue na yon. Sinabi ni Panelo, hindi naman kailangan gawin iyon. Kasi precisely, if COA finds something irregular, then it's their duty to recommend filing of charge. And it is also the duty of DOJ o Department of Justice to do the same, file it. Ayon po yan kay Panelo. Dagdag pa po ni Panelo, palaging pinamamahalaan ng Pangulo ang kanyang mga opisyal na kung magkakaroon ng mga problema sa kung paano nila pinamamahalaan ang mga mapagkukunan ng gobyerno, mananagot sila o kayo sa akin. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, nung sinuri po natin ang listahan ni Lacson sa COA, natagpuan po natin ang dalawang tanggapan ng gobyerno na may pinakamalaking bahagi sa mga hindi pinayagan o nasuspindi ng mga proyekto. Sinuspindi ng Bureau of Customs ang mga proyektong nagkakalaga ng 379.7 billion, mga disallowance na nagkakahalaga ng 424.2 million at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 12.7 billion. Sinuspindi ng Department of Energy ang mga proyektong nagkakahalaga ng 146.9 billion habang ang Department of Agriculture ay may bahagi na 8.11 billion. Ang Armed Forces of the Philippines ay mayroong 6.46 billion. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, noong 2017 po, na-discovering nakatago sa mga bodega sa Valenzuela City ang 6.4 billion alaga ng illegal na droga mula sa China nang makalagpas ang kargamento sa dapat sana ay mahigpit na screening ng Bureau of Customs o BOC. Ang mga illegal na droga na nakalagay
sa 5 metal cylinders na dumaan sa Metal International Container Port ay nasamsam. Sa isang investigasyon sa Senado, sinabi ni Senator Franklin Rilon na si Commissioner Nicanor Faildon na kalaunan ay nilipat sa Office of the Civil Defense at Bureau of Customs o Corrections ay malinaw na sangkot sa mga pangyayaring ito. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na dapat mag-focus sa paglilingkod sa bansa si Faildon dahil may tiwala siya sa dating rebelding sundalo. At ito pa po mga minamahal ko mga kababayan, noong sumunod na taon 2018, natuklasan sa General Mariano Alvarez sa Cavite ang apat na walang laman na magnetic lefter na pinaniniwala ang may dalang 11 bilyong halaga na illegal na droga. Pagkatapos ay iginiit ni BOC Commissioner Isidro La Peña na kalaunan ay nilipat sa Technical Education and Skill Development Authority na walang illegal na droga. Ngunit pumayag siya matapos makitang tumugma ang mga ito sa dalawa pang magnetic lefter sa Maynila. Noong 2019 po mga minamahal ko mga kababayan, nagsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay La Peña dahil sa dereliction of duty, grave misconduct at graft dahil sa hindi pagsampa ng kaso laban sa mga consignee ng magnetic lefters na naglalaman ng droga sa kabila ng mga kontrobersiya. Sa kabila ng lahat ng ito o kaganapang iyon, sinabi ni Duterte na hindi corrupt sina Faildon at La Peña. At ayon pa nga sa kanya, I will not appoint them if they are corrupt. Ayon pa po kay Digongyo o pagtatanggol ni Digongyo sa kanyang mga aso niya o sa mga aso niya, para daw sa kanya nakalusot daw di umano talaga ito sa kanila. Dagdag pa niya, marahil daw mismong taga-loob o mga empleyado ng customs ang sangkot dito na ayon pa kay Dotae, kinain sila ng masamang sistema. Sistema o nagpapalusot ka lang? Dagdag pa po sa mga kadramahan ni Digongyo. Sabi pa po niya mga minamahal kong mga kababayan, they work a lifetime as a soldier, fighting for the country, tapos ganyan lang ang pakikitungo mo sa kanila o pakikitungo nyo sa kanila. Dagdag po niya yun. Yun po yung kanyang kadramahan. Diba? Ang galing. Dinamay pa yung pagigano ngayon kung sundalo, kung corrupt ka naman. Ano ngayon kung sundalo, kung siraulo ka naman. Tulad mo, isa kang abogado pero abugago. Hindi makontento sa sweldo ng pagiging piskal, nag-mayor. Nung natikman niya na nandoon pala yung talagang napakaraming pera, hindi na umalis sa pwesto. Ha? Sila na, magmula sa anak, sila na nagpapalitan. Ayaw nila mapunta sa iba. Kasi nasa pwesto, nasa posisyon yung pera. Yan ang pinakamagandang negosyo. E di okay na, dahil naligtas na nga ho ni Digongyo yung kanyang mga aso, na halatang halata naman po na talagang sila po ay kasabwat doon sa tulitulinadang shabu o nagkakahalaga ng bilyong-bilyong shabu na nakapasok dito sa ating bansa. O di okay na, masaya na naman sila dahil may tagapagtanggol sila, isang pangulo na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para po lumiga, madepensahan yung mga aso niya na talaga naman hong nagpapalaganap ng shabu dito sa ating bansa. E di nung sumunod na taon, 2022, ang mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI ay natuklasan po ng ating ahensya, ng ating mga kababayan at ng marami pong nakatuklas ay nakatanggap di umano ng mga suhol na nagpapahintulot sa daan-daang libong Chinese individual na illegal na pumasok sa Pilipinas para magtrabaho para sa Philippine offshore o gaming operator. Ito ay binulgar ni Senator Risa Ontiveros sa investigasyon ng Senado. Nagbigay umano ng VIP treatment ang mga opisyal ng BI sa mga Chinese na individual sa halagang 10,000 pesos na service fee. Bawat isa yun ha, hindi po yun bawat isa. Ang mga opisyal ng BI na sangkot sa scam ay tumanggap umano ng 20. Aba, ang laki! Ba, ang pera-pera talaga? Grabe!
Swabing swabe. O biro mo ha, maliban daw sa ano ha, 20,000 o 8,000 kada linggo. Ba? Iba pa yung palusot, iba pa yung kada linggo. Grabe, talaga naman. Eh di nung malaman po ito ni Dutae, nagpalabas po agad ng mensaheng Malacañang na inaasahan daw ni Dutae na titiyakin ng DOJ na matatanggal sa serbisyo ang mga opisyal ng BI na sangkot sa iskandalo ng panunuhol. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng mga ulat na walang isa sa mga nakalink sa mga scam ang tinanggal. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, pakinggan nyo ah, maaaring hindi daw alam o hindi daw alam ng Pangulo na bumalik na sa trabaho ang mga opisyal habang nakabinbin ang mga investigasyon. Ah, di ba? Ang galing oh. Ibang palusot na naman po. Hindi daw alam. Naglamlam ng naong kanini, Duterte. Yung laong, balbahuto, ginig naong yung tawhanan niyo eh. Biro nyo ha. Talagang ang galing ho talaga ni Duterte magpalusot. Maliban na nagpapalusot siya, talagang todo, ano ho siya, suporta siya sa kanya mga tauhan. Eh syempre, pag kumantay ang mga yan, siya rin naman ang mahihirapan. Siya rin ang masisira. Diba? O mabalik ko tayo doon sa pilyat na pinag-uusapan natin kanina. Noong 2021, tinawag po ng COA ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa mga exchange ng pagbabayad nito sa walang mga mekanismo ng kontrol upang matukoy at maiwasan ang pandaraya dahil sa kontrobersiya. Hiniling ni Duterte sa mga executive ng PhilHealth na magbitiw. Dahil ayon pa nga kay Duterte, ayon sa kanyang kadramahan, nadismaya daw siya sa mga iligasyon ng katiwalian at gusto niya ng clean slate para sa opisina. Galing naman ni Duterte, ang galing talaga, ang galing magpalusot ng tanga na tanga, tanga na tanga. Okay, noong 2020, inugnay si Duque sa umano'y maling paggamit ng hindi bababa sa 15 billion sa pondo ng state insurer bilang ex-officio head ng board of directors, ang DOJ ay inatasan ng Pangulo na mag-imbestiga. Ngunit bago magsimula ang pag-iimbestigasyon, sinabi ni Roque na pinapanatili ni Duterte ang kanyang tiwala at tiwala kay Duque. Kumbaga, password ho to. Natatandaan ho ninyo lahat po ng mga nasangkot po sa katiwalian noong panahon ni Duterte na halos lahat po ng kanyang mga inilagay sa posisyon ay nasangkot po sa mga illegal na gawain. Ang password po niya ganito, buo pa rin ang tiwala ko sa kanya. Password po yan para po doon sa mga tao na gustong kumalaban at gustong mag-imbestiga sa mga tao niya na nai-involve po sa katiwalian. Pag ganong password po ang ginamit niya, ibig sabihin, kakalabanin mo si Duterte pag pinagpatuloy mo yan. Pagka nagsalita siya, buo pa rin ang kanyang tiwala. Oh, sa mga hindi nakakaalam, yan po yung password niya doon sa mga gusto pong kumalaban sa kanya noon. At gustong ipakita ang katotohanan sa likod ng kanyang mga pagdadrama. Dahil alam na nila yung password na yan, yung iba po hindi na po tumutuloy. Dahil natatakot po sila na baka isang araw makita na lang po sila doon sa ilalim ng tulay. Kung maalala po ninyo, mga minamahal ko, mga kababayan, sinabi ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos noong 2019 na tinatayang 670 billion ang nawawala sa gobyerno sa katiwalian noong 2017 at 752 billion noong 2018. Kabuuhang 1.4 trillion sa loob ng dalawang taon. Biro mo ha, ang laki. Sobrang laki po. Ipinaliwanag po ni Cyril Ramos na 20% ng taunang paglalaan ng gobyerno ay nawawala sa katiwalian.
Ang Pilipinas ay mayroong pambansang budget na 3.35 trillion noong 2017 o 3.76 trillion noong 2018, 3.75 trillion noong 2019 o 4.1 trillion noong 2020 at 4.51 trillion noong 2021. Para sa 2022, isang taon ng halalan, ang gobyerno ay nagmumungkahi ng 5.02 trillion sa pambansang budget. Sinabi ni Ramos na ang pondong na wala sa katiwalian ay maaaring gamitin sa pagpapatayo ng 1.4 bilyong bahay para sa mahihirap. Marami pang what ifs sa kung ano ang maaaring gastusin sa 700 billion taon-taon, mga modernong ospital, paliparan, paralan, pasilidad o ng irrigation. Mas magandang sweldo, disenteng bahay, armas at iba pa, dagdag ni Ramos. Totoo nga naman, di ba? Kung hindi kinurap ni Duterte yung mga perang iyon, malamang nakapagbigay pa siya ng pabahay sa mga kababayan nating kapos at nadagdagan pa ng armas yung ating Armed Forces of the Philippines at magkakaroon ng magandang sweldo yung ating mga nasa gobyerno. Hindi lamang yung mga lespo at mga sundalo, pati yung mga teacher at iba pang mga nasa ahensya natin. Eh marami nagre-reklamo eh. Dahil tumaas na lahat yung sa pulis pero yung sa kanila hindi pa rin. Sa 2020 Corruption Perception Index CPI ng Transparency International o TI, ang Pilipinas ay nasa ika-115 sa 118 bansa. Ito ay may markang 34 o 34 lamang sa 100 posibleng puntos. Ang bansa ay ika-113 noong 2019 at ika-99 noong 2018. Sa score na 34, ang mga pagsisikap na kontrolin ang katiwalian sa Pilipinas ay halos hindi nakikita mula noong 2012. Ang tugon ng gobyerno sa COVID-19 ay nailalarawan sa pamamagitan ng mapang-abusong pagpapatupad at malalaking paglabag sa karapatang pantao at kalayaan sa media. Sabi po ni TI. TI. Nagbudlat ng mata ni Duterte. Batay po sa CPI, ang mga tagapagpahiwatig ng katiwalian ay tumutukoy sa panunuhol. Ang paglilipat ng pampublikong pondo, ang epektibong pag-uusig sa mga kaso ng katiwalian, sapat na legal na mga balangkas, pag-access sa impormasyon at mga legal na proteksyon sa mga whistleblower, mamamahayag at investigador. Sinabi ni Ramos noong 2019, maaaring hindi natin tuluyang mapuksa o mapupuksa o tuluyan na matatalo ang katiwalian sa bansang ito o sa buhay nating ito. Ngunit kung mabibigyan natin ng inspirasyon at pagpupulong ang mga kabataan na makiisa sa ating tungkulin sa paglaban sa katiwalian at yakapin ito bilang kanilang sarili, kung gayon, tayo ay mananalo sa digmaan laban sa katiwalian. Ayon ho yan ha, kay Ramos. Yun po yung kanyang sinabi nung panahon ho na yun. Sapagkat talagang ramdam na ramdam ho ng buong bansa ang katiwalian ho ng Administrasyong Duterte. Ramdam na ramdam ho nating lahat yun. At talagang hayag na hayag ho, biro mo ha, hayag na hayag na. Talagang kinukover po agad ni Duterte. Dahil pag hindi niya agad kinover yan, sigurado na wasak ang kanyang administrasyon. At malamang mapupunta ho sa pagkakataon na siya po ay talagang, alam niyo na kung anong mangyayari sa isang presidente na hayop. Pero dahil marami ho talagang nadaan ho sa action niya, sa kadramahan niya, wala, mga tanga talaga Pilipino eh, ilang masasabi ko talaga. Kumbaga dahil sanay ang Pilipino manood ng pelikula, siguro na-adapt nila sa isipan nila yung ganung ano. Hindi nila napansin eh. Kaya sabi ko, napakabobo naman talaga.
Kung sa Amerika to, wala na. Tapos ka, Duterte ka. Muli po, tulad po ng laging sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.